Guys, this will be my first video dito sa aking channel. So, yung nakikita nyo, ito ay Xperia 5 Mark II. Itong unit na to, hindi siya available sa Philippines. So, if you want to buy Xperia 5 Mark II or any Xperia, most likely you'll buy it from Hong Kong. Yung shop na pinagbilhan ko is TNL. Most likely, hindi nila tayo sponsored. So, okay. Let's get that out of the way. So, hindi ako magbabasa ng spec sheet. Pumunta kayo sa GSM Marina if kailangan nyo yung specs. I'll just say yung mga nagustuhan ko dun sa phone. And if meron ba akong ayaw. Okay, so let's get started. So, okay, so may kita mo 2004 compact phone. Malaki to. So, kung familiar kayo sa Pentel Pen. Diba? Kung familiar kayo sa Pentel Pen. Size comparison. Malaki siya. Tangkad. But, it's still being called compact. So, yung camera niya okay naman. Kailangan mo lang siguro matuto ng basic photography. Kasi, most of the time, okay naman yung default camera. Pero, mas advisable kasing gagamitin mo yung anong mode yung dedicated. Ito sa picture, ito. Photo Pro. Ito yung Cinema Pro. So, may mga dedicated apps tayo sa kailangan na sa specific. So, ayun nga. Hindi to gaming phone. So, wala siyang ear triggers. Ang meron siya, camera button. Ngayon, meron itong special feature, yung edges control. So, what it does is, pag naka-plug siya habang naglalaro ka, syempre yun, sa settings yun. Pag naka-plug ka habang naglalaro, hindi gagana yung battery. So, that's one of the things that I like about it. What's unique about this phone? Yung screen niya is 120Hz. So, if you're going to play, kahit na hindi siya gaming phone, smooth siya. And ang alam ko, ito lang ang phone na 120fps sa Call of Duty Mobile. Search mo na lang kung paano gamin. Pero, quick tutorial siguro. Pumunta ka lang sa yung low graphics. Makikita mo yung pinakamataas na frame rate na pwede mong gawin. So, it's over than maximum. So, ayun nga. Ngayon, kung meron man akong ayaw, siguro kasi OLED siya. So, bakit ayaw ko ng OLED? Magagawa tayo ng brief explanation why. So, itong ginagamit ko ngayon na phone na pang record, ito yung XZ Premium. So, pinagkaiba nila display wise. Ang XZ Premium is IPS LCD. So, meaning, ang screen na yon eh, least concern mo ang burn-in. If ever magkaroon man siya ng image retention, most of the time, hindi mo talaga mapapansin. Sa OLED kasi, yung screen burn, pag yun eh, na-notice mo, kinatbihan scene, talagang makikita mo talaga siya. Kasi parang merong naninilaw na part sa screen mo. Kunwari, lagi kang maximum brightness. May chance na pwedeng bumakat dun yung keyboard mo. And what's annoying about the screen burn is walang explanation talaga kung gaano kabilis mo makukuha yung ganong problema. Ang alam lang natin, huwag kang pumunta sa maximum brightness. And huwag kang
static sa isang image. Yun lang yung mga tips na meron sa online. So, may mga unknowns tayo sa OLED technology. Although, sure, maganda yung picture quality niya. Blacks are literally black, pero for those people na hindi naman yearly nagpapalit ng phone, syempre durability and yung general usability ng phone. So maganda yung display mo, pero hindi ka pwedeng pumunta sa max brightness. Parang it defeats the purpose na binigyan kanya ng slider. So yun ang ayoko sa phone na to, OLED, which is, that's a unpopular opinion kasi most people will like OLED. Hindi nila iniisip yung pwedeng maging problema dun sa phone. So ayun nga, ayoko sa OLED. Pero wala naman ako magagawa kung lahat ng phone ngayon is OLED na talaga. So ito, magi-game test ako. Pakita ko kung gaano ka-smooth. By the way, ito yung game mode niya. Ito yung sinasabi kong HS control. Pause nyo na lang yung video. So ito, yung refresh rate, touch response. Okay, let's go. Baka sabihin nila AFK tayo. Hindi naman tayo magaling, sakto lang. Oops, diba? Sabi ko sa inyo, hindi tayo magaling. Anyway, ito, tulad niyan, may nakatayo lang. So, anyway, back to review. So, nabanggit ko nga, ayoko sa OLED. That's one of the things na ayoko sa phone. Fast charging. Ang tutusin, magandang pangit ang fast charging. So, maganda siya. Obviously, fast. Kung paalis ka ng bahay, lobat yung phone mo, quick charge, meron ka na agad charge. Ang pangit doon, sa quick charge, syempre, mas mataas na voltage, mas mataas na watts, more heat generated. So, iikli yung lifespan nung lithium ion. Most likely, itong mga phones na to is non-removable na yung kanilang battery, which is a shame. Pero aesthetics purposes kasi kailangan talaga non-removable na. So far, battery, wala ka naman dapat maging problema, lalo na Sony. Yung aking XZ Premium, nakuha ko yun noong November 2017 and hindi pa naman bumibigay yung battery. So, least concern natin yung battery regardless kung anong size. Depende yun sa paggamit mo. Oops. Ngayon, ano pa bang isa pang magiging ayoko siguro dito? Actually, yung pagiging 21:9 niya. Ang ganda niya sa movie, which is, I like. What I don't like about it, 21:9, is pag manunod ka ng YouTube. So, ano bang madalas na makikita mo sa YouTube? Kung hindi 4:3, 16:9. Mas maraming 16:9 contents. Tapos ano, may pangalan niya lang yung makikita ang 21:9. Yung iba 18:9 yung ginagawa nila, pero cellphone resolution lang kasi yun. So I don't see the relevance. Bakit kailangan magre-record ka ng ganun? Ngayon,
Sige, nabanggit ko na yung screen 21:9 saka yung pagiging OLED niya, which is ayoko talaga. Then if meron pa tayong isa pang magiging ayaw dito sa phone na to, is hindi kasi sikat ang Sony sa smartphone. Technically, ang mga bumibili lang nito is yung mga fans talaga. So, anong magiging significance nun? Hirap kang kumuha ng case. Yung case mo, pag kailangan mo bumili, will take at least 2 weeks. Ganun din yung screen protector. Then, what's even worse, kung ano, pahirapan yung pagkuha ng available na screen. Tapos ihintayin mo pa, diba? Then, syempre, itong phone na to, wala siyang warranty dito sa Pilipinas. So, pag na-damage to by any unfortunate circumstances, you're on your own. Maghanap ka ng technician mo, maghanap ka ng parts mo. Yun ang magiging pinaka-drawback niya. Since hindi siya ginawa or hindi siya na-release for Philippine market. So, you can say buying a phone na hindi ni-release sa country where you live is a big risk. Kasi marami kang pwede maging options, marami ding mas mura. So, bakit? Bakit ito yung kinuha ko? Kasama, ako yung taong tipong maarte. I respect content. Ayoko ng notch, ayoko ng punch hole. So, yeah, I will pay para lang hindi masira yung content na gusto ko. Anyway, so yun yung maganda at pangit sa phone na ito. So, kayo bahala kung gusto niyong bumili. Share ko lang yung aking experience para dun sa mga gusto ring bumili. By the way, yung light gaming na yun, hindi naman siya mainit per se. Normal usage lang siya. So, keep in mind, mapag-gaming phone yan, normal na phone, meron siyang certain time naiinit. Ang tanong lang eh kung kailan. So, I think that's it. Thank you sa panonood. Please like and subscribe kasi bago lang din yung channel. Yan lang. Thank you.